Yes, magandang umaga, Johnson, Jeff at siyang Ami. At maraming salamat muli sa pag-imbita sa Sakto dito po sa DZMM. Opo, ay Mayor, maglalaps na ho ang ating ECQ by August 20. Nagpulong na ulit ang Metro Manila Council. Ano pong naging result na inyong pagpupulong? Tayo ba'y magkakaroon ng extension ng ECQ? Una sa lahat, no, nais ko lang siguro bigyan ng kaunting perspektibo kung ano ba yung nangyari sa pagpupulong kagabi. No? Nandun po ang Metro Manila Mayors, nandun po ang ating mga cabinet secretaries at nagpresenta po ang DOH at ang NEDA ng kanilang mga datos. And just to give you a clear perspective, what are we facing at this point? Una-una, tumataas po ang bilang ng mga kaso. Tumataas ang utilization rate ng mga ospital, dumadami po ang namamatay. Totoo ho yan, those are all based on data. Kasalukuyan pa ho tayo namamahagi ng ayuda at tatuloy-tuloy lang po ang ating pagbabakuna. So ano yung mga dapat natin gawin sa puntong ito? Una po, dapat dagdagan pa ang nababakunahan araw-araw. No? Dahil nakikita natin, basta may bakuna, may proteksyon. No? Karamihan po sa ating mga pasyente ngayon, bagamat positive sila, if they are vaccinated, they remain to be mild to asymptomatic. Dito sa San Juan, ang aming percentage po ng moderate to severe ay only 1%. No? 98% of our cases are mild to asymptomatic. Yung balance, yun yung moderate. No? Lahat po ng severe cases to critical cases, pawang mga hindi po bakunado. So dapat tayo magpabakuna. Next, kailangan bilisan yung detection to isolation, no, ng lahat ng LGUs. No? Pag meron tayong nababalitaang positive, dapat mabilis natin silang ma-detect at mailipat sa quarantine facilities. So ang sitwasyon natin napakahirap, Johnson, sapagkat ito yung unang pagkakataon na tayo napasailalim sa ECQ na may Delta variant. So basically, ang choices parang ganito, no, base sa pagpupulong kahapon. Kung manatili tayo sa ECQ, talagang mahirapan tayong lahat in terms of business, economy, yung kabuhayan natin. Opo. Kung mag-downgrade naman tayo at magluwang ng konti, posibleng mas maraming mamatay. Yan po ang mga papagpilian. Kaya napakahirap po sa totoo lang. No? Kasalukuyan hong nagkakaroon ng botohan ho ngayon. At ako personally, nag-iisipan ko ho ng mabuti. Sapagkat either way, no? Either way, meron talagang effect po sa atin. So we are trying to find a balance. No? Anong klaseng pagbabalansi ang pwedeng gawin na hindi naman mahirapan masyado ang ating mga mamamayan sa ating kabuhayan, sa ekonomiya. At the same time, hindi naman maging dahilan na marami pang mamatay. Sapagkat itong mga nakarang linggo, tumaas na po ang porsyento ng namamatay. Tumaas na ang porsyento ng utilization rate ng mga hospital po natin. Kaya talagang sa totoo lang, na mahirap na sitwasyon po ito. Opo. So Mayor, wala pang recommendation ng MMC at nagbubutuhan pa ikanyo? Yes, currently, no. Currently, natapos ho kasi kami almost 11:30 p.m. kagabi. So we were given time to process all the information and to vote. Pero tandaan ho natin, ano, anuman ang mapagbotohan ng Metro Manila Council, kami naman po ay purely recommendatory lamang. So at the end of the day, ang ILTF pa rin. Kailan natin malalaman, Mayor, ang resulta ng botohan at yung inyong magiging recommendation sa IATF? I would assume within the day po siguro, sapagkat bukas may pagpupulong po ang IATF at isusumite rin ko ano ang magiging rekomendasyon po ng Metro Manila Council. But of course, I don't want to preempt anything, Jeff, no? Johnson and Chang Ami. So ang 17 mayor ng Metro Manila ay may kanya-kanyang sariling pag-iisip, kanya-kanyang desisyon. So tingnan ho natin kung ano lumabas sa resulta. Opo. Kayo po naman ay isa lamang dun sa 17. Pero kung kayo tatanungin, Mayor, dyan sa San Juan, kayo ba ay handa na for a possible extension ng ECQ at kaya pa ba? Well, ito ho, anong sitwasyon namin sa San Juan? We have 414 active cases. But like what I mentioned earlier, 98% are mild to asymptomatic. So ibig sabihin yan, ang aming San Juan Medical Center is only 55% full. No? So hindi puno ang aming hospital dahil karamihan po sa mga COVID cases namin ay nasa quarantine facilities dahil mild to asymptomatic lamang. At sa pamamahagi naman ho ng ayuda, nasa 60% distribution na po tayo. So we have distributed over 60 million pesos out of 101 million pesos. So ongoing pa ho ito. In fact, even beyond the August 20, I'm sure magdi-distribute pa rin kami sapagkat binigyan ho kami ng 15 days to distribute, naka 7 days na po kami. So
We will see. Honestly, ito ay kakaibang sitwasyon sapagkat first time na ECQ at may Delta variant. One thing I can say, kung hindi tayo nag-ECQ ngayon, mas mataas po ang bilang ng mga kaso natin. That is for sure. Opo. Alam ko maraming mga lumalabas ngayon ECQ dahil po yan sa dalawang bagay. Dahil ongoing po ang vaccination at ongoing din po ang claiming ng ayuda. So yun naman ang kaibahan dun sa ECQ na nakaraan. Dati kasi no ECQ na nakaraan, walang masyadong nababakuna pa at walang lumalabas para sa ayuda. Opo. Mayor, yun bang dalawang linggo or panahon ng ECQ natin na maximize ba ninyo yung vaccination rollout po ninyo sa San Juan? Gaano kalaki yung nadagdag dun sa mga bakunadong taga San Juan? Well, definitely. No? Ito po, basahin ko lang aking kasalukuyang datos. No? San Juan has already vaccinated 120% of its target population. Pag sabihin na fully vaccinated po yan, sabihin naka 2 doses na po. 120% ng ating target population. At yan naman po ay 84% ng ating total population. So ibig sabihin, 16% na lang ng aming mga mamamayan ang kailangan bakunahan upang maturing na 100% bakunado ang bawat San Juanenyo. So ang ginawa natin dito, no, sinabayan na natin ng pagbabakuna ang pamamahagi ng ayuda. So ginawa natin siyang ayuda plus bakuna program para yung mga nakiklaim po ng kanilang ayuda, kung hindi pa sila bakunado, ay they can get vaccinated on the spot. At in 7 days, kami po ay nakapagbakuna na ng halos 2,000 mamamayan na hindi pa bakunado noon ngunit lumabas ang kanilang tahanan para mag-claim, sinabay na po namin ang pagbabakuna sa kanila. Opo. Panghuli, Mayor, kumusta mga ospital po dyan sa San Juan? May mga nadagdag pa dun sa mga nagdeklara ng full capacity? Ang San Juan Medical Center po ay 55% full ngayon in terms of COVID beds and the COVID ICU. Ang Cardinal Santos Medical Center po ay puno. Pero ito yung gusto kong banggitin na kagabi sa pagpupulong. Marami sa mga mayors ay umaalma at isa na rin po ako ron. Sapagkat halimbawa, ang aming mga tertiary hospital, halimbawa Cardinal Santos Medical Center, sa ibang mga lungsod may mga malalaking hospital din. Hindi naman lahat po ng COVID patients dyan ay taga San Juan, halimbawa sa Cardinal Santos. Ganon din naman sa, let's say, St. Luke's or Makati Medical Center. Po. Ngunit yung datos na pupunta sa amin, nagiging mataas ang alert level namin. Ngunit yung mga pasyente ito, hindi naman lahat taga sa amin. Maaring taga probinsya na pumunta ho rito sa Manila para magpa-hospital. So it does not give a clear perspective. Dahil hindi naman namin pasyente ho yun. Yun ang konting hinaing ng ating mga mayor sapagkat napupunta sa amin yung alert level. Nagmumukha kaming mataas ang alert level. But in reality, they are not from our cities. So that's something that we talk to DOH about na kinakailangan pag maglalabas ang ganung datos, klaruhin sapagkat hindi siya nagbibigay ng maayos sa perspektibo. Alright. Mayor Zamora, maraming salamat po ulit sa oras ninyo at mag-iingat po kayo. Salamat po. Okay, salamat po sa pag-imbita. Ingat po kayo. Thank you po.